Oo, kausap ko si Bullet. Minessage ko siya. Dahil gusto ko, magkasagupa ang dalawa. Nagkamali ako na narinig nyo na nag-usap kami ni Bullet na pababa siya, palabas na siya. Oo, magkausap na kami. Pasensya na. Pero kailangan namin mag-usap para sigurado maganap yung plano. Para pag nagkita sila, mailabas nila yung samaan ng loob nila. Kahit sino bang iharang, kahit sino pang ilaban, ay walang inuurungan pagdating sa palakasan. Malamang ay gilalam mo ang tinutukoy ko, ang coach ng bayan, Alexis Tolentino. Di mo kayang ipag-ipagkat matibay ang kabakal. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video na to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa video. And finally, naglabas ng video si Kiko Matos tungkol doon sa nangyari sa airport na kasama si Boss Bullet at si Mamot. At yung lumalabas na issue patungkol doon sa narinig ng mga nakapanood ng live ni Kiko Matos, nakausap daw niya si Boss Bullet. So marami po ang mga nagko-comment ngayon sa aking mga pinost, sa pinost ng lahat ng related sa nangyari sa airport kina Bullet at Mamot, na scripted daw ito dahil narinig daw nila na kausap at tinawagan daw ni Kiko Matos si Bullet. So mga kabakal, naglabas po ng video si Kiko Matos at inamin niya na yes, kausap niya raw si Boss Bullet. Para nga naman talagang magharap itong si Mamot at si Bullet. Kasi nga naman, kung walang coordination, baka magkasalisi. Baka mangyari nun ay maghintay sila sa wala. Hindi magkita itong si Mamot at si Bullet. At sinabi rin niya na although kausap niya raw si Bullet, ay yung nangyari daw kay Bullet at kay Mamot ay hindi raw yung scripted. Well, honestly mga kabakal, naniniwala naman ako na hindi talaga scripted yun. Dahil nakita niyo naman yung kanilang one-on-one. Although hindi ganun ka-intense, pero nakita ninyo na talagang totoo yun. Dahil pareho po silang may sama ng loob sa isa't isa. At si Mamot ay alam naman natin na pikon kay Boss Bullet. At alam naman natin na si Boss Bullet ay napakagaling niyan mag-asar. Kaya talagang maaasar ka. So yun yung nilinaw mga kabakal. Yun yung nilinaw ni Kiko Matos na kausap niya. At bago ko bigay ang aking full na reaction sa pagkakarinig mula kay Kiko Matos na talagang kausap niya raw si Boss Bullet, talagang pinlano niya na magkaharap itong si Mamot at si Bullet, ay share ko po muna sa inyo yung clip ng video kung saan sinabi ni Kiko Matos na yes, kausap niya si Bullet at masama ang loob niya doon sa ibang mga taong nagko-comment at sa ibang mga vlogger, sana hindi ako kasali doon, na nagko-comment patungkol sa ginawa ni Kiko Matos na siya raw ay duwag, etc. etc. So mga kabakal, kung gusto nyo panoorin ang full video, pumunta lang kayo sa kanyang YouTube channel, Kiko Matos. At ito pa mga kabakal, ang clip ng video. Oo, kausap ko si Bullet. Minessage ko siya. Dahil gusto ko, magkasagupa ang dalawa. Nagkamali ako na narinig nyo na nag-usap kami ni Bullet na pababa siya, palabas na siya. Oo, magkausap na kami. Pasensya na. Pero kailangan namin mag-usap para sigurado maganap yung plano. Para pag nagkita sila, mailabas nila yung samaan ng loob nila. Kaya nyo bang gawin yon? Kaya nyo bang gawin yung mga hype na ganun? Yung mga ganung shit? Ha? Hindi, ako ginagawa ko to para sa inyo. Tas anong kapalit? Anong kapalit, mga putang ina nyo? Ano? Ako'y duwag, ako'y takot, ako'y nagtatago. Ako na yung na-knockout. Tangina, hindi ako madamot sa hype. Namimigay ako, mapagbigay ako. Si Billy Jack, sinabi ko sa kanya, dapat may man-knockout. Either man-knockout siya o ako. Wala akong pakialam kasi alam ko, pag may na-knockout, viral. Itong mga ganitong content, kailangan to the level of extreme. Nakakatakot, exciting gawin. Kaya ako gumagawa ng mga ganitong klaseng content. Kasi kung hindi ko to gagawin, putang ina, anong papanoorin natin lahat? Mga nagti-TikTok? Ano? Mga nagpapa-cute? Tangina, kaya ako nga to ginagawa para sa inyo.
Dahil alam ko masaya yung ganitong klaseng content. Pero ito, tutultukan ko na. Tutultukan ko na talaga. Hindi na ako gagawa ng ganitong content. Hindi ko na kailangan eh. Alam nyo yun? Hindi ko na kailangan. Ginawa ko lang to para suportahan si Mamot. Ngayon galit si Mamot kasi akala niya binenta ko siya. Hindi niya maintindihan na kinailangan ko kausapin si Bullet para mangyari ang dapat mangyari, para magharap yung dalawa. Ngayon galit siya. Samantalang tumutulong lang ako. Hindi ko kailangan gawin itong mga content na to. Busy ako sa shoot, ang dami kong shoot, ang dami kong tapings. Hindi ko na ito kailangan. Ginagawa ko lang to para suporta sa kanila. At sa mga epal na YouTuber, ako pa sasabihin nyo na ako yung umeepal. Putangin na ako nga nag-iisip ng lahat eh. Kayo, wala kayo i-content ng ganito, kundi dahil sa akin. Tingin nyo ako pa yung epal? Ha? Salamat na lang kayo. Open kayo na dumalo. Kaya nga nag-announce ako sa channel ko, nag-announce si Bullet. Nalalapag siya ng Pilipinas dahil welcome lahat. Kahit sinong gustong makikontent, mag-shoot, sige, sinong gustong makakita ng pagsalubong namin kay Bullet, welcome lahat. Ganun ako. Hindi ko ipagdadamot yung hype. Hindi ko pagdadamot yung content. So yun mga kabakal, honestly mga kabakal, may punto talaga itong si Kiko Matos. So nag-agree ako sa kanya na yes, kung wala nga naman siyang ginawang ganun, ay wala tayong pag-uusapan. And yes, kung walang eksenang nangyaring ganun, ay wala rin tayong mga content. Especially sa akin at sa mga kapwa ko, mga reactions. Alam niyo naman na ang mga chismax ay talagang kailangan namin yan para maibalita sa inyo, para mas lagyan natin ng hype. So yun ang ginagawa namin. So sana naman hindi ako kasali doon. Sinabihan ko ba si Kiko Matos na epal? Hindi ko naman matandaan na sinabihan ko si Kiko Matos na epal siya. So sana hindi ako. So mga kabakal, agree ako. Very much agree ako. 100% akong agree. So sinabi ni Kiko Matos na kailangan talagang magkaroon ng communication para magkaharap itong si Mamot at si Bullet, at kailangan magkaroon ng ganyang klase ng eksena. Diba nga, exciting. So effective. Exciting, maraming nanood, nag-viral, maraming gumawa ng content. Pati yung mga tao na hindi naman related dito kay na Boss Bullet at Mamot, nakisaw-saw na rin, gumawa na rin ng mga reaction video. Kasi maganda, kasi mabenta. Pero alam naman natin kung sino lang ang mga Marites dito. Sasabihin ko na, mga Marites dito ay JB Tan, OFW Biahiro, at syempre naman si Captain Barbell. Kami tatlo talaga ang original Marites pagdating sa mga gitong klaseng usapan. Diba? Although, welcome naman maging Marites din yung iba. Kasi nga, vlogger tayo. At ito ang ating kinabubuhay. Yung mga chismax. Chismax, maraman. Chismax, mga kabakal. Agree ako dun. Hindi nga lang ako agree sa hindi pag-iingat nitong si Kiko Matos. Kasi okay na sani. Eh, narinig siya. Narinig si Kiko Matos doon sa live. So, ngayon na booking. Eh, paano na ngayon yung hype nila ni Boss Bullet? Di ba may hype nga si Boss Bullet at si Kiko Matos? At galit na galit si Boss Bullet kay Kiko Matos. So, paano pa mabubuo yung hype? Paano pa mag-hype ngayon si Boss Bullet at si Kiko Matos? Eh, nalaman na ng mga tao at inamin na rin ni Kiko Matos na nag-usap sila. So, ibig sabihin, in good terms sila, etc., etc., etc. So, sayang. Okay? So, maganda ang intention ni Kiko Matos. Pulido na sana kung hindi lang siya nagpabaya. Pulido na sana kung hindi lang nagkamali si Kiko Matos. Ngayon, wala nang maniniwala sa hype ni Kiko Matos at ni Boss Bullet. Sayang. Sayang na sayang. Pero, yung hype ni Boss Bullet at ni Mamot ay naandyan. 100% mga kabakal na legit yan. Dahil kitang-kita naman natin sa reaction. Kitang-kita natin, ang dami ito. Even me, excited ako manood ng laban nila. At ako ay bibili ng ticket para mapanood ang laban ni Boss Bullet at ni Mamot. Siyempre naman, suporta sa kanila. At para mas maibahagi ko sa inyo yung mga pangyayari na magaganap sa labas at sa loob ng cage mga kabakal. Especially, malapit lang dito yun. Gaganapin doon yun sa Okada, Manila. Malapit na sa akin yan. Diyan ako nagtitrain ng mga client ko. May mga kliyente kasi ako ng mga Chinese. Mga VIP client. So, diyan ko tinitrain sa Okada. Kaya,
napakadali lang sa akin puntahan yan. Kahit mag-scooter lang ako, nandiyan na ako sa Okada. Pero siguro baka mag-taxi na lang ako. Kasi hindi ko alam kung saan ilalagay ang scooter, di ba mga kabakal? At yun, very exciting, nandiyan pa rin ang hype kahit paano. Hindi man nasayang yung effort nila at napakaganda ng pangyayari. Even now, hype na hype pa rin ako. At even now, pinag-uusapan pa rin ng mga tao yung nangyari. Diba? Mala battle of the YouTubers lang. Malay nyo mga kabakal, malay ninyo. Maipasok natin si Boss Bullet. At gusto ko talaga maipasok si Boss Bullet sa battle of the YouTubers. Kasi nakikita ko na meron siyang hype. So malay ninyo, try kong kausapin sina Rendon Labrador at saka sina Boss MG. Malay natin, di ba? Malay natin. Pero syempre, ito ay magiging desisyon pa rin ni Rendon at ni Boss MG. Pero gagawin kong lahat para maipasok natin yan si Boss Bullet. Kasi ang ganda ng hype, talagang palaban. At yan yung mga masarap panoorin. At yan yung mga kailangan natin, di ba? Pero but again, nasabihin ko lang, tutulong lang ako. Pero hindi ako nagbibigay ng 100% na sagot dahil wala sa akin ang desisyon. At ako ngayon ay talagang nag-i-enjoy sa nakikita ko, napapanood ko at sinishare ko sa inyo, especially sa nangyayari ngayon kay Bullet at kay Mamot. So ano ang inyong opinion dito mga kabakal? Kayo ba'y agree sa ginawa ni Kiko Matos na kinausap niya si Bullet? Kayo ba'y agree na hindi nag-iingat itong si Kiko Matos na okay na sana yung hype kaso nabuking siya? Sayang. Ano ang inyong opinion dito mga kabakal? Or kayo ay masama ang loob na nalaman ninyo na kinausap ni Kiko Matos si Bullet? So comment yun down below para malaman natin at makarating kahit Kiko Matos. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Captain Barbel, maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po. Coach ng Bayan.